Sana, mga kabayan, hindi na po mangyari yung mga ganyang klaseng sitwasyon para yung employer naman na magbibigay ng LMIA ay hindi sila madadala. Morning, Canada. Dito nag-uumpisa ang araw ko sa paghahanap kung saan makakabili ng masarap na kape. San ba ang pinakamasarap na kape dito? San ba ang gusto niyo masarap na kape? Starbucks? Tim Hortons? Second Cup? Or Nescafe na lang kaya? Sa Tim Hortons sana ako bibili ng kape, pero walang malapit na Tim Hortons dito, kaya dito tayo sa Starbucks. Hindi dahil sa paborito ang Starbucks, pero yun na nga, yun na sabi kong dahilan. Hi! Good, do you mind this? Cappuccino. Yeah! Naghihintay lang ako ng kape ko. At mga ilang araw din akong hindi pa nakakapag-vlog eh. Kaya naisipan ko na mag-vlog ngayon. Ayan. Tagal ng kape ko. I was waiting for it. Ito pala. Cup. Coffee. Kanina pa ako naghihintay ng ito, ng kape ko. Naandun pala. Hindi ako tinatahon. Ayan. Kompleto na. Coffee. Tsaka ito. Alam niyo kung anong tawag dito? Pop cup. Para ito dun sa aking... Nasaan yung... Nasaan yung misis ko kasama yung aso namin. Wait. Wait. Mabigay mo na. Good boy. Good boy. Gutom na gutom mo. Ano, Harry? Basta na eh. Bala ka na eh. Yan si Harry. Mahilig yan kumain ng snow. Ayan, nagmamadali oh. Mamadali, saan ka pupunta? Ha? Hey! May hilap. Sarap. Ready to vlog na tayo. Habang nilalakad ng misis ko, yung aso namin na si Harry ay mag-usap-usap tayo. At noong mga nakaraan, hindi ako makapag-vlog, mga kababayan. Busy po tayo eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon para makausap kayo muli. At sana po kayo ay lagi nasa mabuting kalagay. Saan man dako ng mundo kayo naroroon. Doon pa sa mga hindi pa nakakaalam, meron din po akong TikTok at saka Facebook page. I-follow nyo na lang po yung Facebook page ko na Sok de Mesa. Ilalagay ko po yung link dito para yun, masundan nyo po ako doon. At doon po sa mga bago pa lang sa akin channel, ako rin po ay partner agent ng Mercan Capital Limited. This company is specializing in matters of immigration, employment, and other services for more than 30 years na po. So please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo pag may bago kong video, kasi sayang po kung mapapalampas nyo yung mga tips, informations, lalo na po yung mga opportunities na ibinabahagi ko dito sa aking channel. At ngayong araw na ito, gagawa ako ng
tatlong video. Isa para dito sa aking YouTube, isa para sa aking Facebook, at yung isa para sa Facebook ulit. Magkaibang content po. So, kasi dun sa Facebook, a minute and 30 lang yung reels eh. Hindi ako masyadong gumagawa ng mahabang video dun. For longer videos, dito po ako gumagawa sa aking YouTube channel. At ito ang ating pag-uusapan for today, mga kababayan. Kasi may nakapagbahagi po sa akin na isang kabayan natin, kung naaalala nyo po, nung nakaraan po, naglabas ako ng video about dun sa free Lamia dito sa Canada. Libre pong Lamia. Kasi libre naman po talaga yung LMIA eh. Dapat po, ang nagsushoulder niyan ay yung employer. At nasabi ko nga po, nabanggit ko dun sa video yon, na may mga employers dito sa Canada, specifically dito sa Edmonton, na nagbibigay po ng libreng LMIA. So, ganito po yung nangyari. After ko pong inilabas yung video yon, ay meron po akong nakausap na kabayan natin na nag-recommend ng isang kaibigan niya dun sa kanyang employer na nagbibigay ng LMIA. At eto nga po, kasi yung kaibigan daw niya hindi makapaniwala na talagang yung LMIA ay libre na binibigay nung isang employer na yon. Na mismong kaibigan niya, mga kabayan, mismong kaibigan niya yung nag-recommend sa kanya na tanggapin siya nung employer na yon. Yung kanyang kaibigan, wala po dito sa Canada, nasa labas ng Canada, nasa ibang bansa po. And then, yung employer niya, nag-apply ng LMIA para mabigyan itong kaibigan niya na nire-recommend niya. But, sad to say, mga kababayan, kasi nga, ewan ko kung ano yung relationship nila, kung how strong their relationship is, yung pagkakaibigan nila, at bakit siya ay pinagdududahan. Yun po ang sabi niya sa akin. Eh, kasi po, ayaw maniwala nung kaibigan ko eh, na in-apply na nga po't lahat, tapos ay binigyan na ng LMIA. Ngayon, nung kinokontak niya, yung kaibigan niyang yun, ayaw na daw tumuloy. Ayaw na daw mag-apply kasi nga pinagdududahan, hindi makapaniwala na totoo na nagbigay yung employer niya ng LMIA na nakapangalan na sa kanya, mga kabayan. So, yung employer niya ngayon na-disappoint, nagalit sa kanya. Hindi na itinuloy yung application kasi nga dahil tinanggihan nung kaibigan niyang yun na nirecommend niya dito sa employer niyang ito. Pero okay lang sana yun eh. Dahil, kumbaga, for the first time na disappoint yung kanyang employer, dun sa kanyang kaibigan na hindi tumuloy ng application. Now, eto na naman. May inirecommend siyang muli dun sa kanyang employer na yun na kaibigan daw niya. Kaibigan ulit niya. Kaibigan, kakilala, na inirecommend niya na tanggapin sa trabaho at bigyan ng LMIA. So, prinoses. Binigyan ng LMIA. Nung pinoprocess na yung paper niya, ano naman na nangyari? Eh, meron pala siyang experience na inilagay doon sa kanyang mga experiences at saka ipinasa na Certificate of Employment. And then, they found out na nagsinungaling itong kaibigan niyang ito do sa kanyang papers na pinasa, do sa kanyang resume na ipinasa, na hindi naman pala totoo yung ilan sa mga experience niya doon. So, ano nangyari? Sa madaling sabi, yung kaibigan niyang yon ay na-deny at hindi natuloy yung kanyang application. So, ito na naman sa employer, nagalit na dito sa isang kabayan natin na panay ang recommend niya doon sa mga kaibigan niya na nais niya sanang makapunta dito sa Canada. But sad to say, it is, I would say, very disappointing on the part of the friend na nagre-recommend doon sa employer, at the same time, doon sa employer na may tiwala sa kanya. Kaya nga, tinatanggap yung kanyang mga kaibigan na nire-recommend doon sa employer na yon. Now, sana yung mga ganung pagkakataon, mga kababayan, ay una, tina-take advantage na natin kasi inirecommend na tayo eh. Nung kaibigan natin yun eh,
At the same time, yung kaibigan nating yun, anong mangyayari sa kanya? Mapapahiya siya dun sa employer na yun na nagtitiwala sa kanya na may maire-recommend siya na mga kabayan natin na makakapunta din dito sa Canada at the same time ay makakapagtrabaho sa kanyang business. Tsaka yung LMIA po, binabayaran po yan ng mga employer eh. Yung pagpaprocess, sila nga po ang magbabayad yan eh. Sayang naman kung yung mga ganong opportunity ay masasayang lang talaga, 'di ba? Sayang na sayang. Kasi una, ililibre ka na nga ng employer eh. Ipo-process na nga niya eh. Yung kabayan natin na 'yon na nag-recommend dun sa mga kaibigan niyang 'yon, nakarating dito sa Canada, wala siyang binayaran dun sa employer na 'yon. Nilibre siya, inisponsoran siya, pati plane ticket nilibre sa kanya. Hindi ba? So, kaya nga po nag-recommend din siya eh, ng mga kaibigan niya eh. Kasi dahil mabait yung kanyang employer na yon, eh yung unang inirecommend niya, hindi nagtiwala mismo sa kanya. Yung pangalawa namang nirecommend niya, ay hindi naman pala totoo yung mga pinagsusulat niya dun sa kanyang mga papers at saka yung mga certificate na ipinasa niya, ay hindi naman pala totoo. So, I don't know, mga kababayan, ano sa palagay niyo yung mga ganong klaseng sitwasyon na ikaw mismo inirecommend ka, sasayangan mo ba yun? Diba? Parang opportunity na yun eh. But anyway, kanya-kanya yan eh. Hindi natin alam kung bakit yung isang kaibigan niya hindi tumuloy sa kanyang application. Yung isa naman, hindi natin alam bakit pa siya nagsinungaling doon sa kanyang mga papers. Yung mga certificate of employment na ipinasa niya ay hindi naman pala totoo, diba? So, I don't know. Ano masasabi nyo, mga kababayan, pagka ganyan maka-encounter ka na kaibigan mo, inirecommend mo, pinagbigyan na ng employer na ipaprocess lahat ng kanyang mga papers, ililibre sila, i-sponsoran, tapos ay ganyan yung mangyayari. So, sana mga kabayan, hindi na po mangyari yung mga ganyang klaseng sitwasyon para yung employer naman na magbibigay ng LMIA ay hindi sila madadala. So hanggang dyan lang po mga kababayan, I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come. I will see you God willing on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong mga pang-araw-araw na buhay at sa inyong mga pag-a-apply. Magandang araw po sa inyong lahat. At gagawa pa ulit ako ng isang video sa Facebook naman nito. Sundan nyo po kung ano yung video yon. It is a different content. Alright. Yun lang.